radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolo, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigara, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak RMN. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number one. 2012 CMMA finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam ba ninyo na mula nang ibaba ang Presidential Decree 1569, ang batas na nagmamandato po sa pagkakaroon ng Barangay Nutrition Scholar noong 1978, abay meron na pong 38,000 BNS sa buong bansa. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa isang maganda at masayang hapon mga kaibigan at listener here and abroad. Happy ba kayo today? Of course naman, di ba? Lalo na kumakain kayo ng masarap na nilutong pananghalian ni nanay o ni tatay at nakikinig po sa ating masaya at very informative na programa. Siyempre, kapiling ang inspirasyon ng lahat pagdating po sa wastong nutrisyon. Ang Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at ninang na rin nating lahat. Ayan. Ma'am Bernie, magandang hapon po at congratulations sa isa na namang successful na National Nutrition Awarding Ceremony kahapon. National Nutrition Awarding Ceremony 2012 kahapon ito ang nangyari ng hapon sa PICC. Oo, maraming salamat. Congratulations Ma'am Bernie, napaka-successful ang awarding ceremony. Asa ba yung ano natin rito? Yung pa. Ito, ayan! Siyempre, mula na rin sa ating mga bisita. Oo nga. Na galing pa sa malayong lugar. Oo, mamaya natin i-introduce sila. Correct, isa-isa. Magandang hapon din po sa inyong lahat at sa lahat ng ating listeners, mga suki at mga bago. Napakaganda talaga, Rod, ng mga kaganapan kahapon sa ating National Nutrition Awarding Ceremony. Oo nga. Oo, at sayang yung parang kung Tagalog ko. Oo, hindi ko nga, na eh, ang dami mo kasing ginagawa rin eh. Anyway, alam mo bang sinong dumalo as our guest of honor at saka siya rin ang nagbigay ng ano, ng mensahe para sa lahat. Oo, nakita ko yun sa Facebook kahapon. Nakita mo kaagad, ha? Walang nakita iba. Nakita ko sa Facebook. Kundi, tignan mo ito. Oo. Diba? Napakaganda. Ang atin pong nangiti Pangulo. Ng ating Pangulo. Oo, Benigno S. Aquino III. Inspired na inspired ang ating Pangulo sa litrato. Oo, totoo. At saka maganda rin ang kanyang mga sinabi dahil sabi niya, kailangan talaga ang pagtutulungan ng mga pamahalaang lokal at pati ng national government to find a solution to the pressing issues ng hindi lamang poor health, poor nutrition, pati na rin poverty.
Ayun. Kaya nakikita naman natin sa maraming mga programa, no, po, ng ating Pangulo, ma'am, no? Oo, maraming salamat po, Mr. President, for making time. Alam ko na napaka busy ninyo, pero nandun kayo sa lahat ng mga pagkakataon na kailangan namin kayo. Ayan, maraming salamat po once again, Pangulong Aquino. At wow, dahil, well, mga kasama sila po yung mga unsung heroes na pinarangalan kahapon, no, sa nasabing ceremony. Ano, speaking of parangal, ano po ba yung mga parangal na ibinahagi ninyo, ma'am, sa ating mga awardees? Yeah, i-share ko muna ang, sa mga hindi pa nakakaalam. Ang National Nutrition Awarding Ceremony ay dinadaos natin taon-taon para naman bigyang pagkilala at parangal yung mga best of the best. Mm-hmm. Mga lalawigan, mga bayan at individual na nagpapatupad ng pambansang programang pangnutrisyon. At kabilang sa awards ay yung tinatawag nating crown o consistent regional outstanding winner in nutrition. Ibig sabihin, tatlong taon sila na nananalo sa buong rehiyon na number one. Aba. Kaya kung consistent sila at number one sila, sila yung ginagawaran ng crown Award. For consistent regional outstanding winner in nutrition. Tapos, kung crown na siya, ang isa naming ginagawad naman ay kung ma-better niya yung kanyang performance, the following year and the next, binibigyan din namin siya ng pagkilala bilang Crown Maintenance Awardee for the first year and the second year. Mm-hmm. Kung tumaas ulit ang kanyang score. And lastly, pagka na number one pa rin siya dun sa, or na better niya yung kanyang performance of the previous year, meaning from 90 naging 95 at naging 98, siya na ngayon yung gagawaran nung pinakamataas na award ng nutrition, yung Nutrition Honor Award. Uh-huh. Oo. So pag bago ang pamahalang lokal, bago magkaroon ng National Award, National Honor Award, siya ay 6 na taon na kalaban, mm-hmm, yung sarili niya. Kasi sila rin yung ini-evaluate performance against their performance, hindi against another local government. Kundi base sa performance nila. Previous year, tapos following year, tapos another year. So, yun ay ginagawa ng isang interagency national evaluation team. Oo. So, mahirap yung i-maintain, no? Mahirap. Kasi tinitingnan namin yung efficiency, maayos ba talaga pagpaplano, pag-assess ng problema, tapos kung sila ba ay ini-implement at nagbibigay ba sila ng budget, yung budget ba nila yung sinasagawa nila, tapos minomonitor ba nila. Yun yung lahat nung nakalagay sa efficiency factor. Tapos, maliban doon, tinitingnan din ang impact. Uh-oh. Anong nangyari ngayon kung may resulta ba? May resulta ba? So both factors initingnan. Naku, napakahirap talaga, no, para sa isang award to maintain, no? Sa crown pa lang. Lalabanan niya yung 37,000 na BNS. Hindi pa. Oo, ito yung pamahalang lokal. Maliban sa pamahalang lokal na mga pinarangalan din kahapon, yun ding mga individual na mga tao na talagang nag-assist yung behind the scene, no? At yun naman yung ating mga barangay nutrition scholar. Ayun. So ito rin yung pagkakataon para sila naman ay ma-recognize for their performance. At kasama na nga nung, kasi ang in-evaluate ng National Evaluation Team ay 8 lang dun sa 16 na nominees. Mm-hmm. Tapos out of the 8 na finalist, pumili or napili yung 3 winners. So, at yung pinaka-winner ay mamaya ko ipapakilala. So, congratulations po. Congratulations sa lahat po ng ating mga awardees kahapon sa National Nutrition Awarding Ceremony 2012. Oo, at alam mo, Rod, kung mawala ka nga kahapon sa dun sa importanteng event ng National Nutrition Council dahil nandito ka at nagtatrabaho, ay dinala ko na lang dito. Dahil para meron kang pagkakataon na i-congratulate ng personal and yung isa sa mga, no, pinarangalan natin kahapon. At ang minimension ko ay walang iba kundi ang ating tinanghal na 2011 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar, ang ating pong Barangay Nutrition Scholar na si Miss Lina C. Guerrero ng Barangay Concepcion sa malayong lugar ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Sa rehiyon ng aking kinagising
Ladies na makasama ko, diba? From well, Region 9. Oh, welcome Miss Lina. Welcome sa Radyo mo sa Nutrition. Welcome po, ma'am. Bigyan natin ng isang masigasig ng palakpakan ating 2011 ba? 2011 rito na 2011 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar si BNS Lina Guerrero. Wow, palakpakan. Double wow. Ibig sabihin, nahigitan ni Ms. Lina ang 37,999 na iba pang BNS sa buong Pilipinas. Ang galing naman. Congratulations once again, Ma'am Lina. At maayong utto. Utto po. Ayun. Maayong utto po. Gusto mong batiin yung iba mong mga ano sa Kabasalan? Gusto ko pong batiin ang aming Bisaya man. Gusto kong batiin ang aming governor ng Zamboanga Sibugay at sa aming Mayor sabi George. Ano pangalan? Ni Governor muna. Governor Romel Halosos. Baka sabi mo, hindi ko ilalang. Okay, baka Governor Romel. Baka mamaya si Governor. Magtatampo. Sa aming congressman. Oh, Janjan Halosos. Okay, tapos si mayor ba? Ang mayor namin sa Kabasalan ay si George Kainglet. Okay. Si Kapitan. At saka ang aming barangay kapitan nga pinakagwapo si ay, talaga. Alardo de Doga. Okay. Maayong udto sa inyo. Okay, maayong utto po sa inyong lahat at maayong utto rin sa mga kasama ni Ms. Lina dito sa loob ng studio, ang atin pong Provincial Nutrition Action Officer, si Ms. Marlene Garcia, pati na kasama ang mga members na, at saka District Nutrition Program Coordinators ng Zamboanga Sibugay at other members of the Zamboanga Sibugay Nutrition Committee, especially ang ating gwapong-gwapong taga DepEd. Ayan talaga, todo suporta talaga sila. Kay BNS Lina Guerrero. Okay, ma'am, no, bago ko tanungin ang ating guest, pwede bang ikwento niyo po sa amin kung paano napiling National Outstanding BNS si Miss Lina Guerrero po? Oo. Alam mo, Rod, yung kanina kwento ko very briefly yung paano nagiging winner, yung local, pamahalang local. Ganun din halos yung sistema sa pagpili ng National Outstanding BNS. Medyo mas mahirap pa nga kasi ito talagang personal, individual contribution niya. Oo. So tinitingnan namin yung, tinitingnan din dun sa evaluation ng local LGU, I mean. Pero marami pa siyang attributes na hinahanap namin. Mm-hmm. Na kuminsan, hindi yung nakikita sa numbers, hindi nakikita dun sa ano. Kasi makikita mo yung pagmamahal niya, halimbawa, na i-translate into projects, into the caring nung ano. Tapos yung epekto nung kanyang programa or mga initiatives para napapagalaw yung mga barangay, halimbawa para makita yung kabuluhan ng kanyang isinasuggest sa barangay council at para makakuha siya ng suporta. Hindi lamang dun sa pamahalang barangay, kundi pati dun sa mga members ng community, lalo na yung mga non-government organizations at saka mga civil society. Pero ang translation din yan, bumababa yung level ng malnutrition sa kanyang barangay. Ayun. Mm-hmm. Yun ang resulta doon. Oo. So, yung mga finer details, alam kong makikwento yan sa atin ni Ms. Lina mamaya. Ayun. Yun nga sinasabi natin, talagang double wow kay Ms. Lina dahil mantakin, we have 37,999 na BNS sa buong mundo. Nahigitan tapos, niya. Tapos lahat ng mga lalawigan at bayan at siyudad ay naghahanap din ng mga outstanding winner nila. Tapos lahat yun ay ina-assess tapos hanggang sa ma-filter down sa walo. Ayun. Ngayon naman tanungin natin si Ma'am Lina. Okay. Bakit niyo pong napiling maging Barangay Nutrition Scholar? Noon po kay BSW pa. Naisip kong mag Barangay Nutrition Scholar dahil nakita ko ang problema sa aming barangay. Mm-hmm. So, tinutukan ko sila kung paano ko ano ba yung problema niyo muna, Lina? Ano yung problema? Ang aming problema noon ay ang aming tulay. Mm. Tulay para
mga makapapunta ang mga mama sa sa health center at saka ang mga bata, hindi ma dili sila malisdan pag adto sa school. School. Kasi so, alam mo, dagdagan ko lang, Lina, ha? Kasi yung kanyang barangay, maraming purok. Meron diyan dalawang purok na na-isolate kasi waterlogged ba? Tapos so meron sila ng coastal area siya. Yung lugar nila, ma'am. Tapos pagka high tide, tapos sira yung kanilang beach. So talagang hindi madaanan? Hindi makalabas yung mga tao dun sa purok. Mm-mm. Lalo na yung mga nanay na magpapaprenatal at saka ano. So anong ginawa mo? Ano yung tulay mong project? Ang ginawa ko po ay nagtinda ako ng iodized salt para may kuhaan ko panggasto sa akong tulay. Ayun. So, doon niya kinuha yung pondo. Para makatabang ko sa amo ang purok. So, magkano yung nagastos mo nun sa tulay? Mga mahigit 50,000 ba yun? Kasi tinulungan ka rin ng ibang tao ba? Nag-ano ako, ma'am. Nagpatulong ako sa ibang tao. Nanghingi ako ng mga semento. Doon siya magaling eh. Baka mamaya mahingan ka rin, Rod. Tapos, yung first time namin kasi nakita yun, the following year, ano na nangyari sa tulay mo, ma'am? Dati ay ikwento mo sa kanila. Dati para kawayan po. Kawayan. Mm-hmm. At sa ngayon, mabuti na ang tulay ko kasi kahoy na. Concrete na. Kaya ang concrete foundation, tapos kahoy na ng malalapad. Ang haligi niya po ay simento. Simento. At pwede ka nang mag-jog pag pumasyal ka sa Kabasalan. Wow. Pwede ka nang mag-jog dun sa ang tulay. Ang pagtrabaho ato, gi-coordinate sa among purok official. Yan. Oo. Ano pang projects mo para rinig natin sa kanila? Ang project ko ay pira sa basura. Ang pira sa basura ay ginawa namin ang paraan kung paano namin i-segregate ang aming basura. Nag-raffle ticket kami, sir. Paano yun? Ang raffle ticket namin ay kung sino ang maraming basura, bigyan namin ng isang ticket ang isang sako. Ng basura. Na segregated. Opo. Oo. Tapos? Tapos, i-raffle namin tuwing monthly, no? Hindi po. Quarterly. Mm. Quarterly. Yung raffle. Anong premyo? Ang premyo namin ay first prize ay isang sakong bigas. Aba? At ang second prize ay mga canned goods. Parang grocery. Grocery items, basket. Okay. Matagal ka na bang naging BNS, Lina? 12 years na po. 12 years after ka nag-BHW. After ako nag-BHW, naging BNS ako. Pero kung nung BHW ka na, di ba nagtatrabaho ka na para sa mga barangay mo, bakit ka pa naging BNS? Yun yung tinatanong ni Rodney. Anong naging motivation mo? Naging BNS ako kasi nakita ko ang problema sa aming barangay. Hindi mo yun nagawa ng tulungan. BHW ka? Nagawa po. Pero hindi masyado kasi meron pa akong problema noon. At sa ngayon, pwede ko nang magawa kung ano ang problema sa aming barangay. Kasi tinutukan ko araw-araw ang aming barangay. Sa purok 1, purok 5, size at 7. Nandoon ang isa kong underweight children. Sa 7. Bakit naging underweight sila? Kasi po masakitin ang bata. Okay. Mula sa pagkatao hanggang ngayon masakitin, kahit anong gawin ko sa kanya, masakitin din. So nagtutok ako sa kanya hanggang ngayon. Eh, di ba voluntaryo lang ang BNS, ang Barangay Nutrition Scholar? Walang sweldo sa gobyerno. Anong natatanggap mo pag bilang BNS? Paano ka, ano yung kanilang, ano sa'yo? Anong binibigay ng barangay sa'yo? Bilang BNS, allowance lang po. Oo. Ano yung allowance mo? Pira, pero 500 lang po ang allowance ko. From? Galing saan? Galing sa barangay po. Oo. Galing kay governor, wala? Wala po. Wala pa? Wala pa po. Siguro pag uwi mo, baka meron na. Yearly. Pag Disyembre, meron kaming na-receive na ano po. Yung yearly receive. Yearly. Kay mayor, ano? Wala rin. Kay mayor,
Meron kaming 1,000 po. Ah, meron ah, din. Eh, pagmamahal siguro galing kay Mayor, meron. Pagdagdagan natin kay Mayor Kainglet, dagdagan niyo po. Siguro pagbalik mang Bernie, meron na. No? Magmadadagdagan, may increase na. Dahil may nakuha ng award si Ma'am Lina. Okay, Ma'am Lina, di po ba mahirap, lalo na voluntaryo, yung sinasabi nga, no, yung pagbibigay ninyo ng serbisyo? Mahirap po. Oo. Mahirap talaga? Mahirap. Kasi maghanap ka pa ng problema kung saan mo makuha ang pondo. Ang pondo. Ngayon nga kanina sinabi niyo nagtinda po kayo ng iodized salt para makalikom para lang ng pondo para makapagtayo po kayo ng tulay, no? Opo. Okay. So mga kaibigan, kung nais niyo pong magtanong sa ating bisita, text lang po kayo sa 0919-884-0659 o di kaya tumawag sa 882-2374. At kung nais niyo namang pakinggan muli ang episode natin ngayon at nung nakaraang mga topics, abad, dumalo lang po kayo sa www.youtube.com/radio mo sa nutrisyon. At ngayon, narito pong ating text question of the day. Okay, madali lang, Rod, kasi kanina pa natin kausap ang sagot sa ating text question. Ito, makinig po kayo. Anong pangalan ng pinarangalang 2011 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar at saang bayan at lalawigan siya galing? Gaya ng sinabi ko kanina, sa lugar na aki pong kinagisnan. I-text lang pong inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space, sagot, at isend sa 0919-884-0659. Mga kasama, mga kanutrisyon, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ulirang ina, bigyan ng prutas at gulay ang inyong pamilya araw-araw. Iwas sakit na, menos gastos pa. Iminom ang kahi ang pagkain ng prutas at gulay sa 5 servings araw-araw. Ang kalahating tasa ng lutong madahong gulay ay katumbas ng 1 serving. Isang pirasong maliit na prutas o isang katamtamang slice nito ay katumbas ng 1 serving. Itago, iluto, iimbak at ipreserve ang gulay ng buong ingat upang mapanatili ang taglay nitong sustansya, lasa at kulay. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain na maraming prutas at gulay ay nakakatulong sa pag-iwas sa cancer, diabetes at hypertension. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome po ulit sa Radyo Mo sa Nutrisyon at bisita po natin ngayong hapon ang pinarangalang pinakamahusay at namumukod-tangi na Barangay Nutrition Scholar para sa taong 2011 na si Miss BNS Lina C. Guerrero ng Barangay Concepcion, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. O dun sa mga hindi pa nakaka-text. At ibabahagi sa atin si BNS Lina kung paano ba ang maging BNS at ang kanyang mga ginawa upang maging huwarang lingkod bayan. Gaya ng kanyang speech kahapon, Rod, sa National Nutrition Awarding Ceremony. Opo, ma'am. Na isalaysay ni Lina yung some of the things that she already did sa barangay niya. Pero gusto nating marinig ng mas nakararami ngayon sa radyo. Ano ba yung pinaka maipagmamalaki mo, Miss Lina, na nagawang paglilingkod sa iyong barangay? Kahit Bisaya, pwede lang. Kasi marami tayong tagapakinig sa Bisaya. Dami. Dito sa Metro Manila at live dito, tayo sa ilang mga probinsya nating stations. Sige. Sa akong kaugalingon, dili na ako proud ang Ma'am Lina, lapit ho kayo mga konti. Ayun. Sa akong kaugalingon, dili na ako proud nga ipagmalaki na ako akong kaugalingon, kundili ipagmalaki na ako ang akong pagserbisyo sa barangay. Mm-hmm. Oo. Paano 'yun? Kay nakagawa ako ng kabutihan sa aming barangay, katulad ng mga tulay. Mm-hmm. Nakagawa kami ng tatlong kwartong palikuran. Yung basura mo, no? Alam mo, isa sa mga barangay ng Kabasalan, yung barangay nila, pinakamalinis.
na barangay. Na coastal yun, mm-hmm. ha. Kita mo, di ba, usually pag coastal, kung saan-saan, tapon-tapon ng basura. Eh ngayon, pinag-aagawan na yung basura. Dahil kasi meron doon sa kanyang raffle. Ni Lina, yung pag-imig niya. Pag-imig nila. Ang dami naman niyang katulong. Kasi, kaya po ako madaldal no? mga kikinig. Kasi ako po yung nagpunta at nag-evaluate sa mga and barangay. And personally, nakita niyo, ma'am. Oo. Yung mga ginawa ni Ma'am. Maganda rin i-share yung sinabi mo na ano, yung pangalawa mong project, yung ano to? Basura mo, premium mo, ma'am? Hindi. Yung pagtaas ng, ano, pagtaas ng, ha? Breastfeeding station, ma'am. Mm. Breastfeeding station. Oh, oh. Sa Paralan at saka sa highway. At sa mismo sa health center namin po. Oh. Sa waiting shed, may breastfeeding station po kayo. Oo. Para galing, yung mga nagbibiyahe, naghihintay ng ano, pwede rin siya ng medyo may privacy, ganun. Patuloy yung pagpapadede niya. Tapos, ang tanong sa iyo, paano nga ba dinidivide ang attention mo at time mo between yung pamilya mo tsaka yung barangay? Ihati-hati ko po ang oras kasi umaga pa akong magising. Alas 3 pa, naglaban ako. Mm-mm. Nagluluto ng pagkain sa mga anak ko. Alas 3 na madaling araw. Opo. Nagluto ako. Single parent po ba kayo, ma'am? Opo. Nako. Kasi na iniwan na siya ng kanyang darling. Ilan taon na po? Matagal-tagal na ba? 12 years na po. Ah, 12 mas lalong na. Mahirap yung ganung sitwasyon, di ba? Kaya pala full-time na siya na ano, public servant. Oo. O, tapos, pero meron pa rin kayong trabahong pambahay. Meron po. Oo. Tapos pag 3 o'clock gising na kayo, laba, maglaba. Tapos luto. Mm-hmm. Magluto ako para makapunta ang aking mga anak sa eskwela. Mm. Tapos, pagtapos oras na. Ng alas 8, pumupunta na po ako sa health center at saka mag-mobilize ako sa purok ko. Alam mo ba yung kanyang ano, health center? Meron siyang maliit doon na office. BNS office. Para kay Miss Lina lang. Oo. So meron siyang opisina na there was a time na nung ginagawa yung barangay hall, dun yung yung barangay officials dun sa kanyang opisina, nag-uopisina. At nakapaskal lahat yung kanyang mga information tungkol sa barangay, sa mga ano. Okay. Tapos, Ano naman ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon para maglingkod, Miss Lina? Ang nagbigay ng inspirasyon, ma'am, si ang aming barangay lang din. Yung mismo mga barangay, yung mga constituents, yung mga... Wala bang nainggit sa iyo, ma'am Lina? Miss Lina? Sa ano? Iwan ko po, hindi ko alam. Hindi mo na pinapansin. Hindi ko na negatibo pinapansin kasi po. Yun eh. Kasi focus ko ang pag-garden ko doon sa aming communal garden at saka nag-implementar din ako ng mag-garden na sa aming purok. Kahit sa container lang po, o kahit sa bangka na sira. Natutuwa nga sa kanya si Secretary Alcala kahapon kasi yung kanyang mga projects pati yung mga pang agrikultura o pang food security meron din siya. Meron din. At meron din ang livelihood, meron din ang health, yung toilet pala na yun ang gusto kong i-describe mo briefly kasi 3-door yun eh. Alam mo yung kanilang paro kasi water lag. So maraming mga pamilya na walang toilet. Kasi hirap sila pag butas nila ng lupa. Wala tubig sa ilalim din. So may tumulong sa kanila, sabi daw. Naghingi ako ng coordinate sa mga ano School of Medicine sa Ateneo de Zamboanga po. Tapos na natulungan sila na... Natulungan ako po kasi magsama-sama ako kahit saan sila mag-outreach. So, tinulungan nila din ako. Yung mga estudyante. Alam mo, yung kanyang toilet, talaga ang laki ng kanyang, anong tawag dun sa Poso Negro. Tapos, naka-elevate siya, tinambakan, tapos sementado. 3-door, tapos merong mga assignment kung sino maglilinis. Pagka madumi, sinasarhan niya. Sinususian niya para linisin nila kasi kung madumi hindi niya pinapagamit. Correct, ibang klase din kung magdisiplina, no? Okay. Kasama yata yun. Kasama. Okay, Ma'am Lina, ano po sa tingin ninyo ang kailangan para malutas po ang malnutrisyon sa inyong barangay? Ang kailangan po ng aming barangay, kailangan ang malinis na paligid. Okay, malinis sa kapaligiran. Ano pa? Kailangan may makain. Okay. May pagkain. Mm-mm.
Tapos, ang kailangan doon ay imintinar ang aming barangay na malinis siya. At saka, gusto ko po na ang aming barangay ay ma-improve at maiwasan ang mga malnourished na mga bata. Mm-hmm. Wala ba nagtotong eats, nagsusugal ng mga nanay? Wala na po. Wala na. Okay. Wala. Ay, magaling. Okay, magaling. Mapansin mo yung kanyang mga interventions. Yes, dapat ma'am. Malinis ang kapaligiran, DILG. Tapos, dapat walang sakit-sakit, DOH. Dapat may pagkain, agriculture. Kompleto, no? Kita mo talaga na interagency ang ano. Pero ang isang punto dito ay yung volunteerismo, isang value. Correct. Na pinapahalagahan at pinagmamalaki nating mga Pinoy. Diba? At saan pa pinaka nagniningning ang volunteerismo kundi sa ating mga barangay nutrition scholar. Na kahit walang bayad o kahit kukonti ang allowance, napakaliit. Pero umulan at umaraw ay taus-puso pa rin naglilingkod sa pamayanan. Para sa Barangay Nutrition Scholar, ang kapwa ang una at ito'y kanilang pinatutunayan araw-araw. Maraming salamat sa ating panauhin na isang inspirasyon di lamang ng mga BNS, kundi para sa ating lahat. Ang atin pong 2011 Outstanding Barangay Nutrition Scholar, si BNS Lina C. Guerrero ng Barangay Concepcion, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Alright, thank you po Ms. Lina and congrats once again. At last question na lang, meron pa akong pahabol rito. Okay, Ms. Lina, ano ang inyong maipapayo sa inyong mga kapwa BNS at sa mga nais maging BNS rin? Ay, kasi maraming mga interesado siguro, mga tagapakinig natin na gusto rin maging isang BNS at maging isang outstanding barangay nutrition scholar balang araw. Gaya nyo po. Gusto ko po sa kasama kong mga BNS, lahat ng BNS, kung tayo ay magtrabaho, kailangan nasa puso. Ayun, correct. Marangal. Dapat natin gawin kung ano ang ating makakaya sa ating barangay. Kailangan maghanap tayo kung ano ang solusyon sa ating barangay. Hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa kapwa nating pakanan. Yeah. Ng lipunan. Alright. Maraming salamat. Daghan salamat uli. Oo, Ms. Lina. Talaga napakagaling. Isa talagang warang ina at tagapaglingkod ng kanyang komunidad. Samantala mga kasama, narito po ang mga pangalan ng mapapalad nating mga suki, yes, ng text question daw, of the day. Makita ko sino mga nanalo. Eto ma'am, ang nanalo ng TIG 100 pesos cellphone load. Okay, akala nyo, cellphone na. Load, oo. Baka sa December, galing kay Ninang. Alright, ang unang winner po natin from Davao City. Wow! From Davao, Bisaya po ni. Eric Garcia, congratulations. Ang kanyang sagot ay si Lina Guerrero from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Tama! yung pangalawang winner naman natin ay from Sampaloc, Quezon. Ito lang yan. Congratulations to Larry Villamor. Sagot niya, Lina Guerrero. Tama. From Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Correct. Okay. At yung pangatlong winner natin, ma'am, ay from Palawan. Okay. Rojas. Malayo-layo. Andrea Manlangit, panalo ka ng 100 pesos load. Sagot niya, Lina Guerrero from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Wow, okay. Maraming salamat sa inyo and congratulations. Congratulations, maraming salamat din mga kasama sa inyong walang sawang pagtangkilik po at pagtitiwala sa radyo mo sa nutrisyon. Lagi po kayong makinig sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang alauna ng hapon at pwede rin mapanood sa www.rmnnews.com/tv. Pwede rin kaming maging friends
sa Facebook, hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrition. I-click nyo lang po ang like at friends na po tayo. O kaya sundan nyo rin kami sa www.twitter.com/radionutrition. Small letters po lahat yun. At mga kasama, tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrition, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon impormasyon. Solusyon positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Asek of Health, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa Psst! Psst! Oo! Ikaw! Pagod ka na ba? Malamang pagod ka na, no? Ang mainam dyan, alam mo kung ano? Haplos! Haplos! Nang ifik